Hello there, good evening po, gabing-gabi na po dito ngayon and malamang sa umaga po dyan sa Pilipinas kapag ito yung nakita ninyo. Ano? So, pag-usapan po muna natin yung isang topic na nainilhad ano, ng NDP. Ano? Yan po ay yung pag-abolish doon sa close work permit. Nakikita nila na modern day slavery daw. So, bakit may close work permit, tas may open work permit, tas may restrictive open work permit pa? So, ano-ano bang kaibahan nito? So, based po sa aking experience, ako po ay restricted open work permit. So, ang ibig sabihin yan ay pwede akong magtrabaho sa ibang employer bukod doon sa aking employer, which is yung pinsan ko. Basta same ng nature ng trabaho. Ibig sabihin ay HCCP pa rin ako or mag-aalaga pa rin ako ng bata. Hindi ako pwedeng pumasok sa Walmart, sa superstore bilang sales lady or staff dyan, or cashier. Basta ganyan, ano, hindi ako pwedeng pumasok dyan. And once na kayo po ay may open restricted open work permit at nakita na kayo nagtatrabaho sa ibang klaseng pagsiservisyo na hindi naman sinabi doon sa inyong open work permit permit or restricted open work permit, ay maaari kayong mapauwi. So ayan po, ano. So ganyan ang restricted. So like for example, sa agriculture naman kayo, dairy worker kayo, meron kayong restricted open work permit, pwede kayong lumipat ng employer or magkaroon pa ng additional employer kung gusto yung mag-part-time, pero kailangan ay dairy worker pa rin kayo. So ayan. So malinaw po yun na ngayon yung close work permit naman po ay totally ay binded kayo or nakatali lang kayo doon sa pagtatrabahuhan yung employer. O like for example, kung ako, hindi ako pwedeng magtrabaho sa kahit na sino. So doon lang talaga sa worker na sa employer na kumuha sa akin. And then yung open work permit naman, which is yung ano ng asawa ko, yung kanyang work permit, kasama sa program po kasi namin yan pagdating dito, kami ay mga restricted open work permit at sila naman ay open work permit. So, para mas malaki yung chance na makahanap sila ng trabaho upang makatulong dito sa kanilang spouse na naririto at sa family, ano. So, ang open work permit kahit saan po ay pwede kang magtrabaho. Pero you know what? Parang ngayon, dahil nga sa yung mga work permits ay medyo nililimitahan na at pinaprioritize na yung mga PR and yung mga citizens talaga. Parang yung ibang may open work permit ay nahihirapan na silang maghanap ng trabaho, ano. So, talagang pinaprioritize na nila, which is okay naman. At least nakikita natin na medyo kumbaga sumusunod na yung mga establishment, mga businesses and mga businesses sa mga ganyan, or they share the plight of the other residents and citizens na sinasabi nga nila na wala silang makuhang trabaho dahil marami nang masyado ang mga pumasok na workers dito sa Canada. So, ayun, may mga ganun na instances. So, ayan po, ano, bakit pa sinabing modern day slavery ang close work permit? That's because, syempre, hindi natin alam, no, kung sino yung magiging amo natin dito pagdating natin dito. Hindi natin alam minsan ang living conditions kung like yung sa mga HCCP, no, yung sa HSW, yung mga caregivers, no, ng mga matatanda or may mental disability. Nakikita ko dun sa isang Facebook page na genoinan ko about dito nga sa pagpaproseso ng mga papel na to at mga experiences nila, ay hirap talaga sila. Alam mo yung iba, nagtatrabaho sila ng dapat talaga 8 hours a day tapos 5 days a week, so meron kang 2 days off, no. Yung iba talagang kasama nila, syempre live-in sila, no, kasama nila yung kanilang pasyente, eh yung pasyente nila ay matanda tapos hindi natutulog tapos medyo nananakit, mga ganun, no. So hirap sila. Ngayon, kung close work permit yon, hindi na talaga sila totaling makakaalis doon sa client nila na yon, which is napakahirap, di ba? Actually, mahirap pa rin umalis kasi nga sa program namin kailangan mo ng 6 months experience. Paano kung nakakailang buwan ka na tapos mag-aantay ka pa ng, di ba, ng ilang buwan pa? Kapag lumipat ka, that means ay
mag-back to zero ka. Parang ganun eh. I believe, lalo kung ayaw kang bigyan ng ano mo, ng employer mo. Pero yung iba naman, pwede naman silang lumipat. No? Pero yung iba talaga ay ayaw magbigay ng ganyan. So, ayun nga. And then, specifically sinabi dito yung mga fisherman, parang ganun sa aquaculture. Kasi daw, itong mga to ay for some time nag-work sila dito. Like for example, 6 months sila kapag medyo maayos ang panahon. No? Kaya lang, ang hirap sa kanila kasi tinanong ko yung aking asawa about doon. Paano ba yung trabaho ng ganyan? Sabi niya, yung husband ko kasi is second mate siya ano, sa barko. Kinikwento nung mga kasama niya daw sa work na ang hirap, pinakamahirap na klase ng barko yung mga mangingisda ano or sa yun nga, sa aqua. And then ang nahirap ika doon minsan yung mga barko na ano is unang-una yung weather conditions. So maganda man ang weather or malala ay kailangan dumaon kayo, pumalaot kayo at kumuha ng kung anong kailangan yung kuhanin, di ba? Humuli, di ba? So ang hirap kasi sa barko, di ba? Ganyan. So kapag siya every time na yung primero, mga like for example isang buwan na sumampa siya, medyo nag-ano pa yung katawan niya, nag-a-adjust pa kasi mahirap talaga kapag pag nasa barko dahil gumagalaw yan eh, lalo na yung malalang galaw, di ba, yung kapag grabe yung weather condition, masama ang panahon. Tapos daw yung iba na experience daw nila na isang beses lang daw silang maligo sa isang linggo kasi yung tubig na ginagamit, kasi may parang boiler sila doon eh, tapos kumukuha lang sila sa tubig dagat, tapos ang nagpapawis yon, yung pawis yun yung kinukuha nila as tubig na tapos pinapurify, iniinom tsaka ginagamit sa paliligo ganyan. Eh yung iba naman ay ang pwede lang daw gumamit noon bilang paligo, usually pang inom nila is yung captain or yung mga high ranking officials, so kawawa naman yung mga nasa ilalim, di ba? And then pag daw dudumi sila, tas halimbawa nagwo-work sila, no, di na sila pupunta ng ano, ng nasa labas sila, like for example sa barko, nakalaot doon na daw sila mismo uupo doon sa gilid ng barko, tapos doon na sila dudumi. So di ba ang hirap talaga, tas ganun din sa pagkain, hindi rin na sustain ng maganda yung pagkain nila, kung ano lang din ang ihain sa kanila. Ganun naman sa barko eh, kasi yung husband ko nasubukan niya nga, puro spaghetti na kinakain nila, and then may time na isang buwan na delay yung kanilang provision, yun ang tawag nila dun eh, provision, tapos wala daw silang makain, so nanguha lang sila ng or namimingwit lang sila, may mga ganyan, no? Tapos sumasawa na daw siya sa isda, lalo sa Dorado, kasi yun lagi nakukuha nila. So talagang mahirap sa aquaculture, no? So dito naman sa land, I think sa kabilang banda yung pagkakaroon ng open work permit, kumbaga ay matutulungan nun yung mga mas pabor yun, no, doon sa mga workers syempre, kasi kapag like for example hindi mo nagustuhan yung patakaran doon sa ano na pinuntahan mo or nahirap or hirap ka talaga, hindi mo physically kaya at it takes toll na on your mental health and on your physical health yung trabaho na dinatnan mo, eh pwede kang maghanap ng iba. Ang problema naman doon, syempre yung kumuha sa iyo na employer, syempre gumastos na yon, nagastosan ka din nila sa iyong pag-aayos ng mga papers mo, pati yung usually plane ticket, sila din ang gumagastos niyan, ano. So yun, pero sa amin, kami naman ang gumastos ng plane ticket namin, depende nga sa arrangement ninyo ng employer mo. So yun ang open work permit. Yun ang magiging implication kapag naging open work permit, so pwedeng mag-alisan sa trabaho. Ang maganda naman na side doon is kailangan pagka ganun, hindi aabuso yung employer, di ba? Like anumang ano ka, gagawa ka ng paraan para magstay yung tao sa iyo sa punto na hindi naman parang ano ka na, yung bang
ano bang tawag doon, yung take advantage na siya sa'yo. So, yung ganyan. So, like, for example, kung nahirapan siya sa, kung napagtatrabaho mo siya ng 10 hours sa isang araw, di, bayaran mo yun at dagdagan mo, kailangan may overtime pay din siya. Kasi dito, yung mga iba, walang overtime pay yun kahit 12 oras na magtrabaho. 8 hours lang din yung binabayaran ng kanilang ano, yung kanilang employer. So, dahil nga mahirap humanap ng trabaho, eh nag-i-stay na lang din sila sa mga ganun. So, 'di ba ang hirap din ng ano, ng ganyang klase. Tapos yung mga hindi natutulog na alaga, ganyan. Pwede siguro 'tong gawin niya per oras talaga, 'di ba? Dapat naman talaga ganun, 'di ba? Hindi natulog yung alaga mo, tulog ka, ay gising ka din hanggang mag-umaga eh. Kailangan bayad yung oras mo. Kasi servisyo mo yun eh. Yun ay oras na ginagamit mo yung katawan mo at nagsasuffer ang physical ano mo, being and mental being mo as well. Kasi syempre ang puyat eh malakas makastress, malakas makabagsak ng immune system. So dapat binabayaran din yun. And then ang gawin na lang ng employer is kumuha na lang ng karelyebo para dun sa time naman na sa days na re-relyebo makakapahinga naman yung isa, diba? Ganun dapat ang ginagawa. Kasi kaya lang syempre pagka mga private na individuals naman nagtitipid din siguro sila. So yun, talagang may advantage and disadvantages, pero it's more on the advantage of the worker. So yun naman ang maganda doon, ano. So kailangan lang din mapakisamahan ng maayos ng employer ang worker. And yes, matatanggal nga yung pag-aabuso ng mga employers doon sa mga workers kapag ganun ang ginawa. O, like for example, sa mga nag-phishing nga na yun, o de, instead na ganun pala kahirap ang phishing, sabi nila na talagang sad-sad sa trabaho, ganyan. Tapos minsan doon, walang tulugan. Yung husband ko, nasubukan niya sa barko. Yung normal lang na barko, ha? 3 days walang tulog. Tapos, yung iba naman, lalo na sa fishing, kahit na sabihin mong pahinga ka, tapos aalon-alon yung barko, di hindi ka rin makatulog. Tapos kinaumagahan, sabak na naman sa trabaho, di ba? So, hirap. So, pwedeng magkaroon ng chance na umiba ng direksyon yung mga workers. So, yun lang ang take ko. I think, parang okay naman din yung open work permit na ganyan. Kaya lang, we don't know. Parang ang alam ko, hindi pa naman siya konkretong batas, I think. So, hindi naman po ako expert dito, no, na nakikinig lang ako at nakikita ko lang doon sa mga balibalita dito, no. Yan. So ayan, I hope everybody's doing great and ipagpatuloy po natin ang pangarap for a better future for our family, for ourselves. And ayan, always be grateful and always be joyful and prayerful despite all the challenges again. So thank you for watching and God bless us always. Bye. Good night.